Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Re-remind ko lang po, si Main Paul Kerson, napakaganda po niyan. Taliwas po sa mga sinasabi ng iba na gumanda lang daw po si Mengay dahil pumasok sa showbiz. Hindi po si Mengay nagparitoke. Wala pong retoke na naganap o nangyari po kay Mengay. Maganda na po siya simula po nung pumasok siya o kahit hindi pa po siya pumapasok sa Eat Bulaga. Sa Dabmas pa lang po ay talagang kitang-kita nyo na yung kagandahan ni Mengay. Kaya huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at pahayag po nila. Kaya nga po ako nagulat sa mga kumakalat na keso ganito, keso ganon. Di po ba na sinasabi nilang, hindi, gumanda lang si Main dahil kumbaga pumasok na siya showbiz. Kaya nga hindi siya nakuha sa Pinoy Big Brother dahil hindi naman daw po siya kagandahan. Ang kinukuha nga po daw doon, talagang masasabi niyong, di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, bakit naman po si Nadine Lustre, di po ba? Napakaganda. Pero hindi rin naman nakuha sa Pinoy Big Brother. Hindi po ba? Pero okay lang yan. Alam ko naman po na guilty sila sa akin kasi nga po kinukumpara natin yung kaseksihan, yung kagandahan ni Mengay kay Catherine. Kumbaga marami pong issue na keso ganito ako, keso ako kay Mr. Destiny. Ganito, hindi niya naman nakikita ng personal si Catherine. Paano niya nasasabi yan? Di po ba? Ako, bumabase po ako sa mga fans. Bumabase po ako sa mga taong nakakakita, nakakapanood. Di po ba? Kasi yung mukha ni Catherine, bata pa lang, alam mo na eh. Si Mengay, nung pumasok siya sa showbiz. Di po ba? May, kumbaga, 18 ayata siya. Well, correct me if I'm wrong. Di po ba? O 19. Kasi 28 o 20, depende po eh, depende. Alam ko nasa 19 o 20 na po si Mengay noon nang pumasok po siya sa Eat Bulaga. Pero correct me na lang if I'm wrong. Di po ba? Kaya ako nga po ito pinapaliwanag kasi maraming nagre-react, maraming nagko-komento. Si Mengay, remind ko, wala pong retoke yan. Natural beauty niya po talaga yan. Kaya nga po siya nagustuhan ni Richard Paul Kerson eh. Di po ba? Dahil sa kumbaga natural at talagang napakaganda ni Main Paul Kerson. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka lagi binabash eh. Kaya ka lagi na pag-iinita ng mga Armin, Main Fanatics at Alden Fanatics. Well, okay na lang yan. Normal na lang po para sa akin yan. Normal na lang po na tawagin akong Kulto Channel, Paasa Channel, at Throwback Channel. Kasi wala naman po silang maibabato sa akin na hindi pinag-uusapan, na hindi pinagpipiestahan. Di po ba? Real talk, mga kaldab. Kasi ako tuloy naman, kumbaga galing naman po mismo sa mga balita, sa mga artista, yung mga pinapaliwanag ko. Pero bago nga po pala natin ituloy itong napakagandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Ito po, remind ko lang, si Mengay nanalo bilang winner of Box Office Entertainment Award. Pero si Mengay po ay box office queen din. Para sa mga hindi po nakakaalam. Hindi po ba? Ininto lang po talaga yung pelikula ni Mengay. Lahat po ng pelikula ni Mengay naging box office. Ang ibig kong sabihin, kumita. Kung matatandaan nyo nga po, bukod sa Iyama, sige, dun tayo sa huling pelikula niya. Nakasama niya si Carlo Aquino. Indie film lang yun ha, pero ang laki ng kinita. Indie film lang yun, pero napakaraming
sumuporta. Ang pagkakaiba lang po nila kasi sila tuloy-tuloy yung pelikula. Kaya masasabi natin na sila yung deserve, ganito-ganyan. Si Mengay kasi nahinto eh. Di po ba? Hindi talaga siya nabigyan ng pagkakataon ng 8 Bulaga. Isa rin yan sa nakakalungkot. Imbis na sikat na si Mengay ngayon. Imbis na halos masasabi natin na kumbaga umalagwa na yung karir ni Mengay. Although umangat naman po, ang ibig kong sabihin, makikilala na talaga siya. Pagdating sa mga pelikula, maraming mga artista magko-collaboration sa kanya. Gaya po na nangyari kay Richard Fulkerson. Gaya nga po ng mga kumbaga artista. Kaya nga po nagkaroon ng issue doon kay Maricel Soriano na sinasabing gagawa nga po raw ng pelikula sila Mengay. Sabi ko nga po, kailan nga po kaya ito gagawa o gagawin? Ano ito, a mother and daughter story? Hindi po ba pinost natin yan? Yan ang sinasabi ko na hindi po posible. Hindi po ba? Tapos ngayon, siguro napanood nyo na sa 24 oras na si Alden Richards yung magiging director sa gagawing pelikula nila Alden at ni Heart Evangelista. Sabi ko sa inyo, papabor si Alden dyan eh. Kasi first niyang didirect eh. Tapos si ano pa. Although director siya sa kay Heaven, ito yung pangalawa na kung titignan niya kung ano nga po ba yung kulang, talagang masusubok na dito si Alden Richards kasi ano na siya, Heart Evangelista na yan, di po ba? Kilalang kilala na yan at napakahusay na artista. Pero bago, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.